Yan lang naman. Hindi ka naman, ano po nga, nakakaintindi ka naman eh. Bakit hindi mo ayusin? Sabi ko, yung ganyang buhay mo, dapat, Diyos ko po, napakasarap na ng buhay mo. Okay, magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Ako po muli si Taong Gala. Kumusta po kayo? Ang ating pong vlog ngayon mga kapatid ay gusto natin magbigay ng opinion, reaction doon po sa katanungan ni Mr. Kabusiness kung kailangan pa bang ibalik si Bong sa rehab. Kung ating pong matatandaan mga kaibigan, mga kapatid at ginigili kong mga kabusiness, pumunta po sila doon kay Nanay Nerling at inihatid po nila yung tulong. Nung nandoon na sila, naglabasan yung mga kapitbahay. At bawat isa ay nagsalita, nagsumbong na nandoon daw si Bong. Sobrang dungis na, bumalik na rin sa pagiging taong grasa at mabaho na, lasing, paika-ika na daw dahil may mga ano na yung singit niya, ano, dahil hindi naliligo. So, nakakalungkot ang mga bagay dito. Dito, naitanong ni Mr. Kabusiness kung sa inyo, sa mga kabusiness na family, kung kailangan niya bang ibalik pa si Bong sa rehabilitation. Sa tanong yan, sa punto, bilang isang followers ni Kabusiness at madalas po tayong nagbibigay ng reaksyon ng patungkol kay Bong, mahal na rin kasi si Bong eh. Ako ho ay isang tagahanga ni Bong, no? Mula pa sa umpisa. Ang aking pong kasagutan doon ay sa tanong na kailangan ibalik si Bong o kailangan pa bang ibalik, ay kailangan. Ang sagot ko doon ay kailangan. Kaya nga lang po, sa pagkakataong ito, dapat ho ay maunawaan ni Bong kung bakit kailangan siyang ibalik doon sa rehabilitation. So, ibig sabihin, this time, dapat si Bong na mismo ang magbibigay ng pagkukusa na or willingness na ibalik siya doon. Or else, kung sa pilitan lang ibabalik siya doon, dadalhin siya doon dahil sa malalim na yung dapat bigyan ng atensyon kay Bong dahil hindi lang pong alak, kundi po yung mga pinagbabawal ay nandyan na, maaaring ang mangyayari at kakalabasan ay mag-iisti lang siya doon, magkagastos din lang, pero posibleng pagbalik ni Bong, ganun pa rin. Dahil una, wala pa sa puso niya yung kumbaga willingness na baguhin ang kanyang sarili. Nakakalungkot, no? Bago maging huli ang lahat, dapat maunawaan sana ito ni Bong. Dapat maunawaan niya sa kanyang sarili. Kasi ito yung mga bagay na kumbaga huwag na niyang antayin na magkasakit siya. Tulad niya nang sinabi natin sa ating mga vlog nung una, huwag niyang antayin na magkasakit siya sa lansangan. Walang taong papansin sa kanya. Or, isa po sa nakikita natin, pwedeng, ano mga kapatid eh, pwedeng halimbawa, hindi si mismo si Mr. Kabusiness ang maghanap kay Bong, di po ba? Kasi kung hahayaan din lang si Bong, posibleng ano yan eh, parang cheese board, parang cheese game. Sinong unang susulong, sinong unang, di ba? Parang ganun lang eh, magtitinginan lang. Sa gaya ng aking mga kaibigan, isa lang po yung aking kinakatakutan dun eh. Kung pinasok na yung ego ni Bong, pinasok ng hiya. Kasi pagka ganyan, hindi na siya, kahit ma-internalize niya na kailangan niya, nagsisi siya, pero posibleng hindi siya bumalik na kila ka-business eh. Dahil mahiya siya sa ginawa siya, na una sinira niya yung kanyang pangako, siya mismo, di ba? Parang ganyan. So, posibleng hindi na siya bumalik doon. Ngayon, ang pinaka-dabis yan, kung hindi man siya hanapin ni ka-business, hindi man mismo personal sila ka-business mga kagwang yung maghanap sa kanya, what if may mga ka-business na makakita sa kanya at yayain siya na bumalik doon, di ba? Ihatid siya doon. Pwedeng ganun eh, kasi hindi man mismo personal si ka-business. Dahil kung na-internalize ni Bong na nagkamali siya, pwede siyang sumama doon. Kung sumama siya sa mga ka-business na maghahatid sa kanya doon, magandang indikasyon yan. Na ibig sabihin, andyan yung willingness niya ng pagsisisi. Tapos, kailangan ipaunawa sa kanya. Kung kailangan mong bumalik doon dahil kailangan mong baguhin. Siya, kung si Butchok nga, nabago yung pag
yung kanyang pag-uugali, di ba? Kung si Butchok nagkaroon ng pagbabago, si Bung pa kaya. Although, syempre, malaki naman yung pagkakaiba ni Butchok at ni Bung dahil si Bung Aho ay nilamon ng kanyang kaisipan sa komunidad ng pagiging gitaong rasa at sa lansangan. No? So, makita natin yun. Pero, matalino si Bung. Ako naniniwala ako. Kaya lang, hindi siya nag-uupin. Hindi siya nagbubukas ng kanyang saluin. Kaya pag tinatanong, sa akin na lang yun, sa akin na lang yun. Yung laging kasagutan niya, di po ba? Indikasyon na hindi siya nagbubukas. So hanggat hindi siya nagbubukas ng kanyang saluobin, hanggat sarado ang kanyang isip at puso para sa mga taong totoong nagmamahal sa kanya, hindi siya maisa sa ayos. Kasama po dapat sa pagpasok sa rehabilitation, ang pagsasaayos, syempre, mahinto yung mga bisyo niya. Pangalawa, yung spiritual na aspeto ng buhay ay dapat matanggap niya. Tingin ko yun yung ulang kasi hindi pa nakarating dun eh. Hindi dumating dun yung spiritual na aspeto ng buhay na dumating na nagsisi siya, yung sinorender na yung sarili niya dun sa itaas, yung natakot siya sa Diyos, yung kinilala niya ang Diyos at natakot siya. Kasi yun yung pinaka-bottom line, pinaka-susi para totally yung healing process ay maisaayos. So hanggat hindi nakukuha ito ni Bong, hanggat hindi niya nauunawaan, I do believe na magsasayang din lang ng resources. Kahit gaano katagal siya doon sa rehabilitation, kung ibalik man din siya, magsasayang. Kasi ang pinaka-punto para mabago siya, mabuksan ang puso niya. Matanggal yung lahat ng mga nandoon sa puso niya. Yung kanyang mga malalaking mga katanungan. Mga katanungan na kanyang kinimkim mula pa nung siya ay naging taong grasa. Mula nang siya ay mapag-isa. Ang katanungan na yan ay binigyan ng kasagutan pansamantala doon sa mga peking kaibigan na naging kasama niya. Until napunta siya sa bisyo. Mahirap husgahan ang pagkatao ni Bung. Mahirap sabihin natin na ganito, ganyan. Although, sinabi natin na bumalik na naman siya, nagsinungaling siya. Kung sa aspetong ganyang titingnan natin, tama na nagkamali siya doon. Pero, para sa akin, hindi pa naging hinugsik Bung kasi hindi pa niya na-internalize sa puso. Nandiyan pa sa puso niya. Baka sarado pa rin sa puso niya. Kaya, madali siyang natukso. Pero sa pagkakataong ito na katulad ng mga kwininto na dumaranas siya ngayon ng paghihirap dahil bumabalik siya sa pagiging taong rasa, sana ma-internalize niya yung pagkakaiba ng buhay niya sa lansangan at buhay niya na doon sa kabisnes. Yun lang yung magti-trigger sa kanya kung ma-internalize niya. Kung mayroon magkakataon na maibalik siya tulad ng sinasabi natin, may maghatid sa kanya doon, subukan lang, ihatid siya doon kung gusto niyang magpatid. Pero kung hindi, okay, wag. Hayaan siya. Kung ayaw niya, okay, wag. Pero kung subukan na, okay, Bunga, tara, ihatid ka namin doon. Pero kung magkagusto siya, din magandang indicator yan na ibig sabihin sinosurrender niya yung kanyang sarili para sa isang pagkakamali. Mahirap. Alam natin, no, mahirap na kalagayan na dinaranas kasi naging kapamilya na rin ni Kabisnes si Bung. At maraming mga tao ang nagsubaybay. Maraming mga tao ang napasaya ni Bung. Hindi po natin maisasantabi ang bagay na yan na marami pong napasaya si Bung. Pero sa pagkakataon ito, tila bumaliktad ang lahat. Dahil ang ilan, sabi nga, na-turn off sa kanya, ang ilan ay nagbago dahil sa kanyang pag-uugali. Subalit sa bandang akin, marahil kaya nangyari yan kay Bung dahil hindi pa niya tinanggal sa puso niya yung mga malalaking katanungan na nandiyan. At hindi rin naman batid ni Mr. Kabisnes na may pinakamalalim pang bisyo si Bung. Marahil kung nalaman agad yan o nakita, although may mga hint na, di ba, noon. Pero sinasabi naman ni Bung na hindi, alak lang. So siguro kung nalaman yan, mas nailagay siya sa mas pinaka
rehabilitation yung talagang para doon sa mga pinagbabawal. Dahil, alam nyo mga kaibigan, ang ganitong mga tao, mahirap po ang proseso ng healing process kasi yung residue ay tumatak na po yan sa ulo, ang binibiktima po nito kaisipan at puso ng tao. So nakikita natin yan, no, sa behavior ni Bong, yung mga sinasabi. At pinatunayan naman itong mga taong nasa mga kapitbahay at kaibigan ni Bong na yan nga si Bong, hindi lang alak ang naging bisyo. So doon po sa tanong, no, sana makatulong kay Mr. Kabisnas. Again, para po sa akin, kailangan pong maibalik si Bong sa rehabilitation. Pero hindi basta-basta. Dapat mas higit niya maunawaan yung pagsosurrender niya sa sarili. Yun po yung proseso, eh. Yung pagsurrender niya sa sarili para sa Kabisnas family, ay, syempre, yung pagsurrender niya ng sarili niya doon sa itaas. Kasi yun yung magiging susi para magkaroon siya ng peace of mind at mabilis ang proseso ng kanyang pagbaba. Kung kayo po ang tatanungin, mga kaibigan, ano naman po sa inyong tanong? Balik ko po sa inyong tanong, nararapat bang si Bong ibalik sa rehabilitation at mabigyan muli ng second chance nila Mr. Kabisnas? Comment down below mga kapatid para po sa vlog na ito. Miguel, love shoutout po sa ating mga kapatid na nagbibigay din po ng mga reaksyon katulad nila Kasagip Official, si Ma'am Flores Channel, Anime Reactor. Mga kaibigan, nagulat ako dito kay Anime Reactor. Suportahan po natin si Anime katulad ng sinabi ni Kabisnas. Isa po siyang bedridden na vlogger pero kita nyo naman na mamarihas kahit ganun ang kanyang kalagayan. Suportahan po natin mga kaibigan. Panoorin din po natin ang kanyang mga reaction video dahil yan lang po ang kanyang pinagkukunan para po sa kanyang gamutan. Okay, so maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa ating pong mga kasangga at kasama po sa na mga team na sumusuporta din sa atin. Nandiyan po ang Friends Life Matters USA, ang ating pong Team Pima, Team Borneball, ang ating pong Team Budol, nandiyan po sila, Team Unity. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po muli si Taong Bela. At again, comment down below po, ano po sa palagay ninyo? Nararapat po bang bigyan siya ng second chance at ibalik sa rehabilitation? Kayo po ang sumunod.